NBA dito. Ang kapal. Oh, record. Oh, tara, record. Oh. Pag yan makapal ang mukha, pumutok. Ladies and gentlemen, Paul, damay ka. Magiging global ambassador ka rin. Maganda ba? Maganda, maganda. Kaya Paul, ngayon may pag-asa ka na. Nakuha niyo ako? Dahil ang Pilipino, pag kumakapal ang bulsa, kumakapal ang mukha. Tama! Mga kaibigan, tapos na ako. May bago tayo mag-iwahiwalay. Siyempre, bibigyan ko yung mga tips. Siyempre, sa dami na sinabi ko, malamang, hindi nyo lahat mahalala yun. Ang dami na, di ba? Pag wala siya dito, ano sabi? Basta 1-5 na, puro 1-5, 1-5 na, 1-5. Mahalala nyo lang, 1-5 eh, di ba? Ang dami na eh. Ma-explain nyo ba? Kaya mga kaibigan, ang tip sa inyo, number one, kung bago kayo mo eh. Number one, kung ikaw ay first-timer, hindi mo maintindihan na sa umpuan. Anong gagawin mo? Babalikan mo. Hiram ka ng CD. Magtanong ka. Mag-explain ka ulit. Ibig sabihin, pag-aralan mo yung negosyo. Study the business. Nakuha niyo ako? Number two, pag napag-aralan mo, syempre, try the products. Better yet, mag-join ka na. Tutan, nagustuhan mo na. Try the products. Number three, gumawa ka ng prospect list mo. Bakit? Syempre, isulat mo lahat na nakilala mo. I-categorize mo sila. A, B, and C. Bakit? A, lahat na kilala mo masipag, yan ang imbitahin mo. Bakit? Pag lumaki yung masipag, bibilis ang grupo mo. B, yung mga tamad. Eh, ba't tamad iniimbita? Kahit tamad, imbitahin mo. Bakit? Baka kilala niya yung masipag. Tama? C, yung mga walang kwenta. Bakit iniimbita yan? Baka may sakit, bentahan mo. Nakatulong ka pa. Tama? Eh kung ABC puro ayaw, wala talaga, ayaw talaga. Ayun, ibaon mo ng buhay. Ha? Hindi, bibili lang ako. Ibig sabihin, ibaon mo buhay, balikan mo pag kumikita ka na. Nag-guess yun ako? Number four, hakot. Ano yung hakot? Pag kayo nag-imbita, huwag pa isa-isa. Sayang mong oras ninyo. Pag kayo nag-imbita, maramihan. Siyempre, pag nag-imbita ka ng isa, inindyan ka, walang natira. Eh kung saan po inimbita mo, inindyan ka ng siya, may natirang isa. Ah, di ba? Pangit naman, mag-isa ka lang dito. Ang dahil ko recruit, asan? Wala, hindi mo din eh. Ah, di ba? Pangit ng ganun, di ba? Kaya tatamihan mo ang kakusapin mo. Ang good news mo dito, ang tip ho, pag kayo nag-imbita, siguraduhin nyo, excited ho kayo. Okay, papatay-patay, wala sali. Gusto mo yung maman? Siyama ka? Ay, tsura kausap mo. Sure. Kaibigan, pag kayo ng imbita, excited, sumama ka, ha? Pero pwesta nga, huwag nyo ipipilit pumasok, punong-punong lang, iba talaga, tara, pasok, dito lang! Tinutulak talaga sa loob, ha? Huwag nyo na ipilit, ano? Hakot! Number five, mga kaibigan, baliw. Mga kaibigan, ano yung baliw? Mga kaibigan, kanina pa magsasayita. Ibang umingiti, iba tumatawa, iba may pumapalakpak. Pero alam mo, may mangilan-ngilan. Mula umpisa hanggang huli. Hindi ko alam kung hindi ko rin maintindihan. Ganito ay tsura. Alam niyo, ang sikreto sa negosyo to, excitement. Pwede hindi mo naintindihan eh. Pero that's excitement. Ang ganda ba? Oh, maganda ang sabi. Basta maganda, ang ganda talaga ha. Nakuha niyo ako? Excitement. Kaya ang tip ko sa inyo, pagpapalakpak ko kayo, hindi mo ganyan. Bilang na bilang ang mga palakpak niyo. Imagine nyo, nagsasayta, may ari na ho, yung pinakamaitsura pa. Tapos, papalakpak kayo, iba, ganito pa, walang kabuhay-buhay. Ganito ang tama pagpapalakpak. Tuturuan ko kayo paano papalakpak. Lahat papalakpak, ha? Taas ang kamay. Ako muna. Taas ang kamay, at pag sila palakpak, lahat dapat may kasama. Woo! Tingnan nyo ha, sabay-sabay ha, sabay-sabay. Ang hindi papalakpak, may putok yan ha, ha? Sabay-sabay ha, 1, 2, palakpak! Mga kaibigan, pag ganyan kayo pumalakpak, mula umpisa hanggang huli, ano yung tsura first timer? Paglabas dito, mga tabi negosyo, pag-uwi ng bahay, saan nga, labot kagin natin, sa dahil ang kabaluhan, nakakahawa yan. Palakpak naman kayo dyan! Number 6! Last ako. D, positive. Last na nga eh! Hindi mo narinig. Pero tandaan nyo ito. Alam ko iba sa inyo gutom na. Iba puyat na. Iba pagod na. Pero sabi ko sa inyo, hindi araw-araw kayo nagugutom, napupuyat, napapagod.
Ano ba yung minsan sa buhay mo? Napagod ka, nagutom ka. Pero alam mo, dahil sa negosyo to, pwede na magbago ang buhay mo. Kaya, hanggang alas 12 tayo. Pansin! Last na po? Last na. O bakit? Di ba nawala yung gutom nyo, kakatawa? Mayroong isang aeroplano, Boeing 747. Sino ko nakasakay ng aeroplano? Nakasakay na ako. Nakakita na ako. Parang naman kakaintindihan ako tayo. Mayroong isang aeroplano, Boeing 747. At the height ng kanyang flight, naka-experience ng matinding turbulence. Ang turbulence ko, normal ko yun. Ang problema ko, sobrang lakas ng turbulence. Sobrang lakas. Yung mga tao natapanik, nagsisigawan ho. Amidst the chaos, yung captain ho, they are trained to be positive. Alam niyo ba yun? Nagsayta yung captain, amidst the chaos. Ladies and gentlemen, compose. Di ba if somebody's in control, you will feel okay? Sabi ho, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and everything is under control. So yung mga tao, okay lang pala, okay lang. Kaya lang, after 5 minutes, ang lumalala. Yung makina ho, magano ho, magano ho, magano ho, wala na, hindi na pigilan. Yung mga tao, nagtanggahan seatbelt, hindi na ho napigilan. Nagyakapan na ho, nag-iyakan na ho. But you know what? Nag-staying captain, and still positive. Sabi ng captain, ladies and gentlemen, this is your captain speaking again. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and follow after me. Our Father. Why? Is prayer positive? Yes! Why? Who is the most positive person in the world? The most positive person in the world? Jesus Christ. Why? When He died on the cross. Positive. Ang daming position para itako. Pwede mo pa ganito. Pwede pa ganito. Bakit ganito? Because it's a sign of positive. Before He died, He was being mocked. He was being stoned to death. He was crucified. He was even struck. Ladies and gentlemen, He died. The demons thought they won. But they don't know, on the third day, He rose from the dead to redeem us from our sins. Amen po ba? Kaya mga kaibigan, pag ginagawa niyong negosyo to, think positive. Pag may kausap ka at ayaw, ano sabihin mo? Positive. Biro na ho. Mga kaibigan, before we go, alam ko, tapos na ako ang seminar, pero bago tayo maghihiwalay, alam niyo, ang AIM Global ho, kami ho, willing ho kami tumulong sa mga taong gusto magpatulong. Kung ayaw niyo, maraming salamat ho sa pagpunta niyo, pero bago tayo maghiwalay, uunahan ko lang ho kayo. May mga taong magsabi sa inyo ng mga salitang ito. Mahirap yan. Di mo kakaya yan. Kalokohan yan. Pare-pareho lang yan. Ito lang ho sabihin ko sa inyo. Pipiliin niyo ho ang taong papakinggan niyo. Nakuha niyo ako? Pag gusto mo lumaman, dumikit ka, makinig ka sa mayaman. Yun ang sikreto ng pagyaman. Pag gusto maghirap, dumikit ka, makinig ka sa mahirap. Tama! Nagkataon ho, yumaman ho ako. Nagkataon ho, yumaman ho ako. Nagkataon ho. Ha? Oh, alam mo, sana ho ang prinsipyo ko maging prinsipyo mo. Sana ho ang prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Ano ba ang prinsipyo ko? Sana ang prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Ano ba yung prinsipyo ko? Habang bata ka, habang may lakas ka, habang may oras pa, pag may opportunity, sumubok ka. Hindi man para sa'yo, ang importante, sumusubok ka. Nag-fail ka, okay lang. Importante sinubukan mo. Nakuha niyo ako? Ang mahirap sa atin kasi, iba sa atin, hindi pa ka sumasali, ay, mahirap yan, hindi ko kaya yan. Nakuha niyo ako? Sige lang, panagpain ka, okay lang. Bata ka pa. Nakuha nyo, ang mahirap sa atin kasi, pag matanda na, saka sumusubok. Gusto ba yung benta ka na 90? Saka ka lang susubok? Asan yung opportunity? Sasali ako. Maganda yun. Bata ka pa? Sige lang, panagpain ka, okay lang. Bata ka pa. Kung mag-succeed ka, tinan nyo ako. Dahil mga kaibigan, iba ho ang bata. Na mayaman, iba iniisip nyo eh. Hindi, totoo naman, iba ho ang bata habang successful. Iba. Mas may enjoy mo. Katulad incentive namin, US trip.
pag may edad ka, hindi mo ma-enjoy yun. Ano, sa Amerika ka? Ganda ng Amerika! I'll try this girl!